Kahit Eid Mubarak, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga Muslim. Hindi man tayo salo-salo sa paniniwala, we can all share in this wonderful serving of Afternoon Delight. At ang kasalan natin ngayong araw hanggang Biyernes, of course, the ever delightful Gretchen Ho. Gretch, magandang hapon sa iyo. Oh, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak sa mga kababayan nating Muslim. Kahapon, araw ng kagitingan. Ngayon, ito, pangalawang holiday na po natin. Breaking of the fast. Breaking of the fast. Yan ang ano, ang ibig sabihin. Mm-hmm. Naka-attend ka na ba ng Idil Fitir, mm-hmm. which is the, ano, hindi pa ikaw. Mm-hmm. Hindi pa rin, pero alam mo, sa ibang mga bansa daw, sa Southeast Asia lalong-lalo na, kailangan nila mag-ingat kasi yung iba nabibigla yata. So, tumataas yung blood pressure ng iba. Mm. Pagdating sa sudden, yung bawit. Kasi excited. Alam mo, nagulat nga ako, no? Kasi nagkatrabaho kami hanggang mga, ano na, 5 in the morning. Mm-hmm. Yung mga 4 to 5 in the morning, biglang may nag-play na music sa labas. Mm-hmm. Para medyo, Arabian. Sabi ko, ano music yun? Ang kwento sa akin, yun nga, no? Kasi, yun yung sign na time na for prayer, morning prayer, 4 a.m. Mm-hmm. I think eating time. Hindi ko sure, pero ang narinig ko. During Ramadan ba ito? During Ramadan. Ramadan. Either that or call to prayers. Yun, call to prayers. Pero call to prayers, parang regular naman ata yun. Everyday yata. Mm-hmm. Pero, okay, ang ating delight of the day, nako, yung pala yun, sorry, kasi in-expect ko kanina, styro, mm-hmm. na may mga libag-libag pa sa gilid. Hindi pala. Ang ating delight of the day, bagay na bagay sa summer, Miss Gretchen, oh. Ayan, hawa ko. Sinlamig ng puso mo. Ayan. Ay, lamig, mas malamig pa ang puso. Ay, joke na. Okay. Excited na ako. Naku, kinakain ko ng bata. Ay, Gendy! Huwag natin pakita yung brand. Aba, may ganito pa pala ngayon. Meron pa. Oo, branded pa. Anong klaseng ice candy ba? Yung homemade ba yung natitikman mo noon? O yung mga medyo sosyal, makapal na yung plastic? Yung sa labas ng bahay namin na nagbebenta, naglalako. Pero okay. Minsan, ang nilalagay namin dito, Star Apple. Kay Mito? Kay Mito. Bakit? Dinudurog namin, tapos kinakain namin malamig. Na-try mo na yan? Meron kaming Star Apple kasi medyo masama alaala ko sa kanya. Ah, ganun? Oo. Kaya chinap-chap siya eh. Kasi, ay, sarap nito. Grabe. Sige nga, anong flavor dati, na ice candy? Dati, nabibili lang ito 5 pesos eh. Ngayon, mahal na yun. 75 cents lang ang kabataan ko. Oo, pero ito, bira yung Star Apple na ano ah, pero I guess. Yeah, siguro, discarte namin yun kasi may kay Mito mm-hmm. 3 kami sa harapan ng bahay namin. Mm-hmm. Pero kailangan siguruduhin mo, malinis yung plastic. So, kahit, 75 cents kahit to. Kahit hinawakan to ni Glenn, okay lang. 75 cents, kamusta naman ang lasa? Masarap. Mango ba yan? Feeling ko mango, ang technique sa paggawa ng ice candy ay damihan mo ng sugar. Dahil pag nag-freeze kasi anything, ang tendency niya mas tatabang siya. So, magkocompensate ka. So, in theory, ang dami mong sugar na kinakain. Parang sa lahat naman yun ang sikreto nila. Maraming asukal. Hindi ba? So, marami na flavors ngayon. Hindi, Marami. Dinadamihan ng betchin. At hindi sige. Applicable dito yon. O meron tayong chocolate, meron tayong ube. Mm-hmm. So, ano nga yan? Mango. May strawberry. Naalala ko noon, may gumagawa sa kapitbahay namin, sago flavor. Sagot gulaman flavor. Ito, masarap yung... Ito, ano to? Charcoal? Mukhang munggo yan. Charcoal, ano, ilalagay mo sa mukha mo? Ulay gray eh. Feeling ko munggo yan. Pero, may gumawa nga ng sagot gulaman, yung sago, ang tigas. Kasi nag-freeze. So, hindi yata nila na-take into consideration. At ang kalasa ng frozen sago ay kamote. Okay. Masarap ng kamote kahapon. So, yun ang first time mo ng kamote. Nice. Hindi maganda. Naman ako nag-CR pagkatapos. Hindi CR ang issue. Ay, hindi ba? Mm-mm. Hindi, before the CR. Yun, okay. Yun yung mga...
Ay, nako. Magpalamig po tayo. Magpalamig po tayo, mga kapatid. Nako, ano bang kakainin ko dito? Oh. Dami ko na palang hinawakan, ano? So, akin na to lahat. Pwede ko ibenta yan. Pag sinabi ko hinawakan ni Gretchen Hope. Parang gusto kong, mag-appreciate palalo yung presyo. Hindi, pero parang gusto kong malaman ko ano to eh. Para malaman din ang audience natin. Sige, teka lang. May gunting ka ba? May gunting ka. Yung malinis, yung hindi pinanggupit ng ano. Okay, so habang minamaniobra ni Miss Gretchen Ho ang ice. Pinoy lang bang may ice candy? Pinoy lang ang may ice candy? Hanggang. Pandan pala to. Kulay gray. Masarap pa. Food coloring malamang. Huwag mo nang husgahan. Ay, sorry. Yan ang mga masasarap ng maraming betsin, maraming food coloring, maraming asukal. Okay. So yung commercially available na ice candy, yung may dalawang bahagi, di ba? Ang tech, para kasi i-break mo in half yon at hindi mo na kailangan pahirapan yung ngipin mo. Pero mas gusto ko to. Bakit? Mas malasa eh. Usually yung ganon, yung binibreak, maraming tubig yon. Maraming tubig at asukal. Naalala ko rin noon, yung mga lasenggo sa amin, gumawa ng gin-flavored na ice candy. Sa inyo? Natikman mo yun, mahilig ka noon, no? Kasi hindi nagpe-freeze ang gin. Parang vodka. Ang dami mong alam doon, ah. Hindi, nalaman ko lang sa mga lasenggo sa amin. Ayun ba yung nandyan? Hindi, this citrus drink ito. Alam mo, Gretchen, no, kailangan natin ng doses of vitamin C, ascorbic acid. Kaya lemon yung iniinom ko. Sa bagay, breaking of the fast naman na. Ay, kaya lang di pala pwedeng uminom ang mga kambay nating Muslim. Ano? Mapa-Ramadan man. De, o lahat ay entitled sa vitamin C. Ay, vitamin C. Oo. Pwede kayo uminom ng vitamin C. Pwede rin po kayong mag-ice candy. Enjoy po natin. Siyempre ngayon, panahon ng tang-init. Ito nga ang ating go-to treat pag summer. Sa katunayan, may isang trending na refreshment ngayon. Ito ang testimonials ng mga nakatikim na. Sobrang tanis niya. Tapos, very refreshing po talaga, ma'am. Parang nakakawala siya ng stress po. Pagod sa katawan, grabe. Kakaiba sa mga buko juice na to. Parang masarap. Ito kailangan natin, mga kabarangay. Approve. Okay. Ito, hanapin ng mga kabarangay namin. Lasang buko, lasang biskuit. Sarap. Approve po ba? Approve. 2-in-1. May biskuit na, may panulak pa. Feeling ko sisikat to, lalo na sa mga student na nagtitipid. Okay. Ano yun? May bago ng street food ngayon. May intriga ako dito, ah. Sa mga estudyante nagtitipid, sisikat, refreshment, nakaka-good vibes daw. Ano pa sabi isa? Ano pa mga qualities nito? Anyway, mga kapatid, para pa lang itong inumin na iniinom ko na punong-puno ng vitamin C. Okay, ang mystery drink na tinutukoy dito ay i-reveal na sa atin ng babaeng nakahanap ng friendship habang nag-iimbestiga ng isang online dating app. Kasama po natin, backstory yan, Bumble. PM Iski. Kasama ba natin ng Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon. Hi, Merrimon. Okay naman. Saktong-sakto lang sa init ng panahon ngayon na meron tayong na-discover na panghimagas, which is sikat at talamak daw sa Visayas and Mindanao area. Ang tawag dito ay lamaw. And buko juice lang naman siya na tinimplahan ng condensed milk, brown sugar, pwede naman daw powdered milk siya, pwede rin evap yung gatas. And ang pinaka-catch dito, hahaluan siya ng biskuit. Plain na biskuit daw, note nila doon. So may milk din yan? Meron. Kaya pala mukha siyang gatas. Originally, ang lasa niya lang, pagkawala pa yung biskuit, yung parang tunaw lang na buko shake. Pero ang catch ngayon, meron pa daw siyang pandagdag na texture, which is yung manggagaling dun sa biskuit. So yung biskuit parang, ano ba, graham crackers ang dating niyan? Parang ganon. Pero meron lang silang hinahanap na specific lang daw. Basta plain yung biskuit. Bawal daw yung matamis sa biskuit. Bawal daw yung may flavoring. Plain na biskuit kailangan talaga. Okay. Sige. Paano mo naman na-discover yan? Humahanap tayo kasi ng mga kakaibang drinks na pwedeng subukan ngayong summer. Sana nilapitan mo ako. Nagkataon lang na nakita natin to online. And yun nga lang, halo-halo kasi yung reaction nila tungkol dito. Sinasabi nung ilan, parang nakaka-fluster naman yung texture nito kasi may kasama pang biskuit. Ang nakasanayan kasi, sinasawsaw yung biskuit sa buko juice. Para siyang kape o kaya gatas.
Pero dito kasi, nilalabnow na siya hanggang sa maging malapot na yung consistency ng bukod juice. Alam mo, Mary Mon, yung pandesal, binababad rin naman sa mga hot chocolate yung mga yan. Pero hindi naman ginagawang, kinakrumble mo yung pandesal at nilalagay mo sa hot choco. Yes. Okay, siguro may dahilan kung bakit naging hit ito, Miss Gretchen. Nag-trending ba to sa TikTok? Trending siya sa social media ngayon. Yun nga lang, marami pala siyang version around Leyte, around Cebu, around Bohol. So yung place ng origin niya, ang nasabi sa atin na nakausap natin, sa Bohol, sa Cebu siya. Pero may kanya-kanya pala silang version. Yung iba ang nilalagay mangga or avocado. Instead na itong biskwit, ang hinahalo dito, mangga, avocado, pwede ring mani. Sorry ah, nabasa ko sa Cebu, may isang version, ang isang definition ng lamaw ay, sorry, kaning baboy. Ah, kasi para siyang pinaghalo-halo eh, na kung ano-ano dito nga sa inumin na to. Oo. So, nung una man natikman siya, yung version mo, hindi ka ba na weirduhan? Medyo, kasi para siyang acquired taste dahil ang nakasanayan natin na maiinom natin or mangunguya natin, yung shedings ng buko. Pero ngayon kasi, biskuit yung nangunguya natin. Natatawa ko sa shedings sa salita. Dapat fresh yung buko niyan. Dapat fresh yung buko. Kundi fermented buko. Mas masarap yun. Yung may konting... Yung fermented book. Oo. Oh, sinasabi pag na-ferment, sa ano, nagiging ano? Yes. Let's vitamin C. Mm. O sige nga. Try natin. Tikman natin. Yun nga lang, syempre, dahil hindi pa naman ako, hindi ko paggamay yung pagtimpla nito, baka hindi ko siya mabigyan ng justice. Pero okay, based sa mga nakita natin, kailangan itong matamis may siya. May disclaimer, Lord Para lang sigurado. Kailangan matamis siya, ta syempre, yung konting tanginis nung buko, tsaka ang pinakasasalo dito, yung biskwit. Tsaka daw yung aspect. Dapat masarap yung timpla mo. Masana nga. Kundi maievantarinki ka. Hindi pa naman yata professional to. Dapat natin pagtiwalaan si Mary Mon? Dapat lang. Oo. May lisensya yata. Charge to experience siya. Baka may galit sa akin. Ito, iniwan ko sa West Philippine Sea eh. Gusto mo? May kilala ako. Pasama natin pabalik ng Beijing. Okay, Mary Mon. Meron bang isang ritual or meron bang proseso paano... tinitake ito? How this can be enjoyed? Well, ang pinakasabi lang nila, dapat malamig. Kasi kung hindi, iba yung magiging lasa niya yung dating nung timpla. Malamig. So, dapat malamig siya. Malamig pa namin ni Gretchen. Parang natatakot ako. Okay, sample lang muna. Sigurado ka ba dito sa ginagawa mo, Mary Mon? Yes, sigurado. Pero syempre, dapat may kanya-kanya pa rin naman yung pagtimpla. So, pwede naman pag-eksperimentohan ito. Okay, sige. Di bala na may lipstick mark dito. Natatawa. Alam mo, sorry ah. Ito yung, alam niyo sa mga, sa kusina, yung kapag tinatamad ka maghugas ng plato. Oo oh, nga, ganoon ang itsura. Kasi iwan mo siya. Pero alam mo, looks can be deceiving. Yes. Oh. Baka masalo naman siya nung lasa. Sige, ikaw muna, Mary Mon. O parang papel na nilublog mo sa tubig. Tingnan muna natin si Mary Mon. Aba, may ganun talaga. Masarap so, pa. Okay. Matamis. So, parang ang nakita namin ginawa mo ay lagok, sabay tulak ng... Parang cereal ba to? Huwag muna. Ako muna titigyan para sa iyo, Gretchen. Kumbaga ako yung canary in the mine. So, parang naman siyang nagsausaw pa ng biskuit sa gatas. Okay. Okay, nag-gets ko na. Masarap ba? Nag-gets ko na. Masarap ba? Ikaw mag-alala, Gretchen. Safe pa yan. Baka ka-adikan mo pa to. Mm-hmm. Marami pwede ilagay sa kanya? Yes, marami. Pwede siya lagyan ng yung mga gulaman? Pwede. Shredded gulaman para yes, may lambot naman? Pwede. And sa iba naman, imbis na biskuit ang ilalagay, pwede namang mangga, avocado, pwede ring royal, yung orange soft drinks na alam natin. Pero sinabi nila soft drinks yun lang daw, yung orange drink lang daw ang pwede. Pero nung tinry natin siya, para lang naman siyang melon soda. Ako? Masarap pa? Yung, tama, alam yung crackers? Pangit lang ang itsura. may ginagawa yung cracker sa dulo na parang kakalimutan niya yung... Pero kasama matamis dapat. Hindi, tingin ko, yung crackers ang sumasalo nung asukal. Yes, kasi may konting alat pa siya. Doon yung ano. Oo, nagmimix yung alat tsaka yung tamis. So, dessert pala to. Akala ko naman kahapon pinapaliwanag, alcoholic drink. Pero, ito ba yung nasubukan nyo na lagyan ng, let's say, diba, gin, mga ganyan. Actually, pwede raw eh. Kaso dahil gatas, may hinahalo rin gatas, medyo ingat lang kasi baka umikot yung chan. Ah, pero pwede. Hindi problema pwede yan. Glenn? Oo. Oh. Nakakapayat yun. Bakit? Umikot yung chan mo eh. Tapos, hindi lalabas mo agad. Diba?
Magandang idea yun. Hindi, pero magkano? Bakit affordable ang sabi ng mga estudyante? Kasi sa Cebu, around Visayas and Mindanao daw, para rin itong nilalako. So kahit yung mga turista, pwede rin daw mag-request ito kung walang mabibili. Kasi for example, dito sa atin sa Manila, may mga nagbibiyak ng buko, meron din nagbebenta na nung tinimpla nilang buko juice. Mm. So around Visayas and Mindanao daw, yung mga yun, pwede rin silang magbenta ng lamaw. So kung sakali wala sila nakikitang biskwit, magre-request lang daw, kukuha ng biskwit, iha. So magkano? So per cup din siya. Unless kaya mo naman siyang i-DIY sa bahay. Mm-hmm. So tulad sa atin dito, may 10 pesos, 15, 20 pesos na buko juice. Ganun din sa kanila. Ang kinaibahan lang, may kasamang biskwit yung buko juice. Pero pwede rin siyang i-DIY sa bahay. May tawag dito eh, kanina. Ano? Pinag-usapan namin. 2-in-1. 2-in-1? Bakit 2-in-1? Buko, biskwit, mm-hmm. BB, B-square, 2-in-1. Gumagana ng pag... Oo. Computer Management Major Nakota Course. Management Engineering. Management Engineering ni Gretchen ho. Okay, sigurado ako mag-i-evolve pa yan. Yes. At aabangan natin kung saan. Hindi ako magugulat kung one day. Yung sobra mong, ang tawag doon, yung mga pancit canton na instant, baka hinahalo na sa ganyan. Ako, baka pwede rin. Oo. And nabanggit nga sa atin nung nakausap natin from Bohol, pwede rin daw siya maging business move. Pwede rin siya maging ice candy. Basta pag-aaralan daw kung paano yung tamang pagtimpla, yung freezing point niya, pwedeng-pwede raw ilako. Pero, meron bang paraan para magmukhang mas masarap? Gets ko. Presentation? Oo. Siguro, pinakapantawid dito, kulay niya. So, kung sakaling maghahalo ng gatas, pwede rin lagyan pa ng powdered milk para mas maging puti yung kulay niya. Kasi dito ang ginawa natin, yung nirecommend sa atin, condensed milk. Kaya medyo parang brownish na yung kulay niya. Mm-hmm. Pero maganda, dagdagan ng powdered milk para maging puti. O kaya lagyan mo ng mangga. Pwede. Yes, o. Para medyo palatable. Anything bright. Kung sa gugula mo siguro, parang mga red, mga gelatin. Avocado, pwede. Para maging appealing siya sa o, kasi pag medyo ganyan, sabihin natin, pag yung nahang-over ka. Lagyan mo ng chocolate chips. Ay, grabe na yun. Grabe rin ko, chocolate chips. Para... Mukha siyang masarap pagka nilagyan mo. Mm-hmm. Ani, may sa morning show mo dati, Gretch, yung sa kabilang station. Ay, lagi kang tikim ng tikim doon. Pag tikim princess ang tawag sa ano yung pinaka malapit-lapit sa ganito at weird na natry mo? Pero sabi mo, aba, okay to ah. Ako, may naalala ka. Pinapa-taste sa akin doon eh. Mm-hmm. Ano nga ba? Parang... Okay. Hindi ko na maalala sa sobrang dami. May nagpapatanong kay Merrimon. Merrimon, ito ba'y napatikim mo na doon sa friend mo? At ano bang update doon sa... Ano ba yon? Kay teacher. Naka, nagkataon lang na kagabi, nung nandun ako sa may donut restaurant dito, nagkataon lang nandun din sila. So yun nga lang, dahil nanggaling din ako sa show natin kahapon, hindi na ako nakapagdala ng extra, lahat na ubos na. So hindi ko sa kanya napatikim. Talaga nagkataon, nagkita talaga kayo. Nagkataon lang talaga. Sa Dunkin' Place, sa donut place na malapit sa opisina natin? Diyan lang, across the street lang. Sobrang laking coincidence lang. Well, the coincidence is never... Anong app ba yan? Bumble. Yung Valentine's Day na. Oh, wow. Oo. At sa lahat ng mamimit pa talaga niya. Buti hindi ka na. Sped teacher. Yes. Uh-huh. Napogi. Na mabait. Hindi ka natakot? Hindi na. During the Bumble date. Hindi, dito. Dito? Hindi, sa, hindi naman. Oh, sa Bumble. Hindi naman. Pero hindi, medyo... Hindi, naghahanap ka sa app? Medyo kabado kasi hindi ko kilala talaga lahat ng tao. Ano yun? Para sa One News? O para sa... Utos ni Patrick Paes. Ayan. The perils, blind date. The perils of the job. Bakit wala akong coverage na ganyan? Aba. Look. Sir Patrick, alam mo na. Oh, joke lang. Kasi yung app na yun daw, Gretch, ikaw yung mas may control. Ikaw magko-control kung ikaw yung mag-first establish ng communication. I think sa babae, di ba? Sa babae. Oh, sa babae. So it lessens the creepiness. Pero pag inalokan ito, Merrimon, sagot agad. Tama ba? Pwede. Basta tama yung timpla. Okay. Wow. O abangan. Mamaya ba, upo kay Jay Tarok mamaya? Nako, baka hindi. Iba ang naka-line up today. O, wag na natin i-plug. Okay. Sige, may coverage pa si Merrimon, kaya we have to let her go now. Pero sana wag siya i-let her go ng... Sped teacher. Nung nakita niya sa Dunkin. Pero hindi lang po buko juice, di ba, Gretch? O, hindi lang buko juice with the twist ang natry ni Merrimon dahil ito pa, ay! Nasubukan din niya. Panoorin natin ba to.
Hindi lang puro beach at island hopping ang pwedeng gawin sa Palawan. Kahit mag-city tour ka, maraming pwedeng paglibangan. Welcome to Rancho Mitra, Puerto Princesa. Dito, pwede kang magpahangin with friends and family o kaya naman ay subukan ang kanilang mga activities na magpapataas ng pulso mo. May horse riding, tapos dito po sa company po ng slide. Unang-una po yung slide, giant slide, tapos may giant swing, skywalk seaplane po. Yan po. Ranch na to, gaano ba siya kalaki? Bali kabuuan sa ngayon ma'am, bali 13 hectare po siya kabuuan. Sinubukan ko itong sikat at makulay na giant slide. Pinagsuot ng helmet at inorient sa tamang pag-upo at kasama ko uli ang ating local friend at naging tour guide na si Kuya Mark Jericosa. Game. Ma'am Lynn, maklante kunti tapos yung pa natin yung tila nakataas. Okay pa, copy. Go na to, dalawa. Let's go. Okay, woo. Kabilis nun! Kala ko tataob eh. Napakabilis pala nun! Lalo na yung pababa! Dahil hindi pa tayo nakontento, inakyat na rin natin ang lagpas 10 feet na turing ito para sa kanilang giant swing! Ayaw na yan, ma'am! Ay, kita mo na yung magiging boyfriend mo dyan! Safe pa to? Hello? Oh my God! Single pa na yan! Wala sa isang ino! Grabe, parang pinakawala pa ng dalian ang kaluluwa. Rest assured naman daw na may effort sila para ma-maintain si inang kalikasan. Pag magputol po tayo ng puno, siyempre po magtanim po tayo ng palit po para po sa yung nasirang atin dito ganun. Bali dito po may mga upland ano pa rin po yung pagtatanim ng mga kapunuan po dito. Mantay sarado naman lahat ng crews at staff sa recreational activities para masigurado ang safety at enjoyment ng lahat. At aba, pinakitaan din tayo ng tapang nitong bulilit na si Jared. How was the experience? Great experience. That great cause like I'm not brave. I'm brave. Bata man o matanda, yakang yaka raw ito. Huwag lang kalimutan ang mga panangga sa init ng panahon, mga kapatid. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita. Kung ano ng mga nakikilala, na-experience. Aya nga, no? Galing sa West Philippine Sea, dumiretso siya doon. Tapos nagtimpla pa ng lamaw. At naku, sumasakay pa sa mga ganyan. Parang may kilala akong ganyan, Gretchen. Woman in action ang tawag sa kanya. Pero adventure baka mo? Naalala ko nga yung sarili ko eh. Kabataan mo. Tayo. Wala lang siya pinapalong bola. Iba na yung mga sinusuong nating hamon ngayon. Yan ah! At hindi tayo sumusuko kahit saan isabak. Happy correct. Hop Day Wednesday. Yes! Kasama po natin ngayon ang isa pa nga hindi sumusuko. Ay, hindi talaga. Nako kahit saan, no? Kahit holiday. Von Belinario! Tito Von, magandang yes, hapon sa iyo. Yes, happy holiday. Lord and Gretchen, syempre tama kayo dyan. No? Hindi tayo titigil sa pagkuha ng mga balita kahit holiday. Kaya naman, ihahain ko na sa inyo dito sa Afternoon Delight yung mga may init na balita sa mundo ng entertainment. At syempre, no, unang-una na nga riyan, Gretchen and Lord, ang pagtatalaga kay filmmaker and educator na si Direk Jose Javier Reyes bilang bagong chairman ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Ito nga, no, ay ilang araw matapos ang resignation ng batikang aktor na si Tirso Cruz III. Alam niyo, Lord and Gretchen, nakakwentuhan natin itong si Direk Joey a few hours before ng kanyang appointment. At binibiro nga namin siya, no, ng ilang membro ng press na, ako Direk Joey, ikaw na yata ang magiging ano, kapalit ni Sir Beep. Pero syempre medyo tikong pa rin yung bibig niya dahil naghihintay nga siya ng official announcement at appointment from the palace. At yun nga, no, after nung ng interview namin sa kanya just a few hours, around 2 or 3 hours lang, kinumpirma na niya mismo na siya na ang magiging, siya na ang bagong talagang chairman ng Film Development Council of the Philippines. And isa na sa mga inilatag na programa nito ng team ni Direk Joey at ng pamunuan ng FDCP, itong gagawing parangal ng sining next week kung saan
maraming mga ano no celebrities ang bibigyang parangal ng nasabing ahensya, kabilang na nga yan sila ano no sila Miss Boots Anthony Roa Rodrigo, ilang mga filmmakers, at bibigyan din ng parangal sila Mr. Teddy Ko at Jacqueline Jose. So yan yung mga abangan natin mula sa programa ng FDCP, pati na rin yung magiging ano nila ang proyekto nila at pagpapadala ng mga entry at ng mga ilalabang film no para sa upcoming Cannes Film Festival sa France. Yan, Lloyd and Gretchen. Oo, Von, Gretchen, ako isa sa mga natutuwa sa development na to kasi kung dating lang sa credentials, practitioner, matagal sa industriya, scriptwriter, director, at napakaraming producer, at educator pa, nagtuturo sa De La Salle University, matagal na panahon na. At pagdating sa kasaysayan ng modern cinema ng Pilipinas, malaking kinalaman ni Jose Javier Reyes yan. At natutuwa tayo na nandyan siya sa Film Development Council of the Philippines. Correct. Lloyd and Gretchen, medyo naasar nga, inasar na namin siya kasi direct paano kapag na-appoint ka na, syempre. Yun nga, no, sabi rin niya, marami siyang kailangang bitawan o i-give up na mga proyekto kapag siya na yung naging chairman ng FDCP. Kabilang na nga rin, syempre, iba niyang ginagawang pelikula at TV projects at yung pagiging isa sa mga executive niya ng Cinemalaya, no, kailangan niya talagang bitawan yon. Pero of course, sabi niya, he can always go back naman daw. Kasi malaki rin tong pwestong pupunan niya para sa Film Development Council of the Philippines. Despite nga daw ng limited budget nila, gagawan daw niya talaga ng paraan para mabuhay muli ang industriya ng pelikulang Pilipino. Lloyd and Gretchen. Lalong-lalo na, iba na rin ang formula ngayon, ano? Nakita naman natin yan doon sa mga pelikula nung MMFF recently. Yung klase nung Filipino film sa pumapatok. Wala na kumbaga yung mga katulad nila Vice Ganda o kaya nila Vic Soto. Gets. O yung template. O yung template. Kumbaga nag-iiba na nga. Pero marami pa rin nanonood. Kumbaga may renewed energy. At ito pa, pinakamataas ang earnings. Isa sa mga the highest grossing Filipino film of all time ay nangyari sa film fest ito. Pero on top of that, Von, ano, ang malungkot lang kasi dito ay si Direk Joey. Eh kung masyado siya magiging busy sa kanyang work pagdating sa managerial. Yung Joey Reyes na kinagigiliwan natin bilang chronicler of middle class sentimento, kumbaga, eh medyo baka mabawasan yun. Kore, isa nga rin yan sa mga inaano namin, no, binabanggit namin sa kanya, naku, Direk, papaano ba yan? Baka naman magiging less visible ka na bilang magiging busy ka na sa iyong bagong pwesto o posibleng maging busy ka na sa iyong bagong pwesto. Yun nga, no, talagang may mga adjustment na gagawin si Direk Joey Reyes ngayong malaki yung magiging, ano niya, magiging role niya dito sa Film Development Council of the Philippines at syempre sa kabuuan ng ano, no, ng pelikula, ng industriya ng pelikulang Pilipino. At yun nga, nabanggit niya, major na bibitawan niya is yung pagiging ano, no, ang pagiging executive or cinema festival director ng Cinemalaya Film Festival, which is sobrang ano niya, isa mga ano niya, major projects niya kahit noon pa. Syempre, 'di ba? At syempre iba rin yung mga pelikula at movie TV projects mukhang i-give up na niya. Pero yun nga, sabi rin niya, kung nakapag-down na rin naman daw yung mga producer at meron na siyang mga tinanggap na proyekto before nung appointment, eh itutuloy-tuloy pa rin daman daw niya. Pero yun nga, mas magiging abala raw dahil sa sunod-sunod na proyekto itong si Direk Jose Javier Reyes sa mga susunod na buwan. Lloyd and Gretchen. Naalala niyo ba yung show no na Who Wants to be a Millionaire? Di ba? Inabot mo na yun. No, si Sharon Cuneta, di ba you're given a certain lifelines? May tatawagan ka? O para kung medyo may, yung parang papunta na yata to sa final question at hindi ka sigurado sa tanong mo, may pwede kang konsultahin. May guessing nun si Sharon Cuneta. Phone a friend. Ang phone a friend niya ay si Direk Joey Reyes. Kasi tungkol sa pelikula. Ina-assume mo na yung phone a friend mong ilifeline mo. Yung expert. Sa kahit ano, kasi hindi mo alam minsan kung oo nga, so yung in advance pala, ano niya, si Direk Joey Reyes. Nakatulong ba si Direk Joey Reyes? Hindi ko maalala kung, of course, sigurado naman si Joey Reyes yan, of course.
Jose Javier Reyes, congratulations, oh, Direk. Oh. Siya pala ang direktor ng ano, no? Kasal, Kasali, Kasalo. Oh, oh. Yes, itong, KKK, oh, oh. Saka SSS. Pag, baka magulat kayo, ah, ito hindi alam ng maraming bata. Mm-mm. Siya ang nagsulat ng script ng Oro, Plata, Mata. Ah, wow. At yung babae sa septic tank, sa kanya din ba yun? Yung range naman niya, okay, makikita mo, sa TV, for the longest time, siya yung scriptwriter ng Palibhasa Lalaki. Kaya pala. Yes. Mm-hmm. Ang dami. Ang laki. Saka parang Lloyd siya rin yeah. nagsulat ng lyrics ng Iisa Pa Lamang. Ay, tama. Ay, Sasha, tama ba? Oo. Oo, Sasha. Yung sa Adinami-Rami, yun. Parang siya nagsulat nun. Uy, alam ninyo? Joey Albert? Ah, okay. Merong YouTube na ano yung Ryan Ryan Musikahan. Magkasama yata si Sir Ryan, kaya Biab. Tapos, nag-workout sila ng lyrics ni Joey Reyes. Ang galing. So, makikita mo parang live na live yung creative process of musician and lyricist kung paano finifit yung mga syllables. Oh, wait, that's wrong, that's wrong. Galing. Nasa, naka-upload sila. Galing. Thank God for you too. Correct. At ang maganda rito, Lloyd, kay Direk Joey, no, kahit na busy siya ang practitioner sa film at sa TV, may oras talaga siyang magturo. Kaya isa rin sa mga major project na tututukan niya bilang FDCP chair ay ihatid sa mga college students, sa mga aspiring filmmakers at media practitioners yung mundo ng film industry. Parang may mga projects siya na nakipag-coordinate at nakipag-cooperate siya sa iba't ibang universities, iba't ibang academe para maituro sa mga kabataan na gustong pasukin din yung mundo ng movie at mundo ng filmmaking, no? Yon, Lloyd and Gretchen. Nakaka-excite naman na balita niya para sa mga estudyante. Nakasama ko sa isang talk show si Direk Joey dati. Sa isang action TV channel. Talk show to, no? Pero pag nag-start na magpaliwanag si Direk Joey ng kahit ano, napapagano na lang ako ng my God. Paano? Mapapa-onga no moments ka. At doon ko natutunan sa kanya, yung everything, para maalala mo yung paliwanag niya, nag-note siya always in threes. Kasi? In threes. Para napipilitan ka mag-condense ng mga ideas mo. At yung tatlo kasi, parang number of balance kasi siya. So, di ba, mas may tendency na ma-retain mo siya pag tatlo. So, yung tinuturo niya sa'yo, tungkol si, sa film? Mahilig si Direk. Tungkol sa film, lahat. Hindi lang film. Creative rich. Arts. Lahat eh. Kasi parang, kasi yung isang creative mind na ganyan, parang it should soak up all the possible juices that life has to give. Mag-guess if you natin ask Direk, lagi sasabihin, no, okay, tatlong punto po. Yan, una, diba? Ganyan siya lagi. Ganyan siya lagi mag-elaborate. Kaya ang ganda-ganda niya interviewin kasi eksakto siya mag-soundbite, eksakto siya magsabi without making more palabok, sobrang precise and sobrang informative siya magkwento at magsabi ng mga punto when it comes to certain matters or certain issues. Gretch, si Von kasi, may tendency kami na nakakalimutan namin yung tono ng mga kanta, kaya nagre-request kami sa kanya minsan na baka pwedeng paalala mo sa amin yung tono nun. Yung Iisa Pa Lamang, Gretch, naalala mo. Anong Bon, kanta? Baka naman. Baka na... Anong kanta ang Afternoon Delight mo para sa amin? Yung Iisa Pa Lamang. Kaya na naman, Louie din, Gretch. Ayun nga, tama, if I'm not mistaken nga, si Direk Joey Reyes ngayon nagsulat ng Iisa Pa Lamang. Mm-hmm. So ito yon, gusto mo bang pakinggan, Gretchen? Ready ka na ba? Oh, sige nga. Oh, di ko alam kung ano tunog nun eh. Grabe ka naman. Sa dinami-rami aking nakilala. Oh, di mag-chorus na tayo. Uy, bitin naman. At kahit iba na ang minamahal, kung sino pa man siyang may-ari ng iyong puso, bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko nilang ganito. Bravo! Anong title? Iisa Pa Lamang. Iisa Pa Lamang. Iisa Pa Lamang. Oh, Joey Albert, the great Joey. Wala bang ano, James Taylor? Dododong-dong. Ano, kinanta niya na dati yan eh. Last week. Nung nag-report siya on James Taylor, yan nakalimutan na kinanta niya, of course. Oy, Von, sige, ano pa mga balita? Ayan, syempre, bukod nga, no, of course,
masaya ang kabuuan ng movie industry dahil sa pagiging chairman nitong ni Direk Joey Reyes sa FDCP. And of course, aside from that, mainit din na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng entertainment yung ano no pagpapalabas ng ano teaser trailer ng inaabangang sequel ng Joker, which is Joker Flew a Do. Parang it's a French term for two people with mental illness. Siyempre, tampok dyan pa rin si Joaquin Phoenix, nagbabalik bilang si Joker, at kasama na niya si ano, no, Lady Gaga bilang si Harley Quinn. Sabi nga, no, itong sequel na ito, itong Joker sequel na ito ay magiging musical. Huh? At siyempre, yes, magiging musical ito. At tampok at iba't ibang ano ang iba't ibang song at iba't ibang musika composed for the particular movie, and parang may mga kinuha rin silang mga songs or revival na gagawin dito. Parang yun nga sa kung napanood niyo yung trailer which was released a few hours ago, parang pinorform nila yung What the World Needs Love, etc., etc. So parang yun nga, no, Lloyd and Gretchen, pagka-release nitong trailer na to, marami agad ang pumuri sa galing ni Joaquin Phoenix, at marami nagsasabi na he might get another Oscar Best Actor trophy for the same title na napanalunan na niya noong 2020. No? Of course, nanalo na nga ito si Joaquin Phoenix for Joker last 2020, at posible, no, magiging matunog yung pangalan niya sa posibleng makakuha ulit ng nasabing parangal dahil nga sa sequel na ito. At syempre, marami rin nag-aabang. Ano bang magiging pasabog ni Lady Gaga? At paano niya bibigyan ng kanyang interpretation ang isa ring sikat na DC character na si Harley Quinn? Yan. Lord and Gretchen. Oh, hihirit pa naman sana. Medyo iba yung twist. Ito mo pala sa poster, no? Parang may romance. Artsy. Oh, oh. At pag mga villain ang involved, ang tawag dyan ay bad romance. Lady Gaga. Hindi, pero si Lady Gaga, alam mo, bilib ako sa acting skills niya. Pinaparad ko siya dun sa A Star is Born. Ay, the way she mixes her music with her acting, parang sabi ko, napaka-multi-talented. She's really a phenom as a performer. Napanood mo ba yung House of Gucci? Gucci. Galing-galing niya doon. Galing doon din Hindi mo siya makikilala. At pag pinapanood mo siya, akala mo siya matagal. Hindi mo ma-relate na ito yung Gaga na napapanood mo. Kaya as nga, musical performer. Ang galing niya mag-transform. Alam mo? Excited ako na to see what her take on this Joker film would be. Ang chismis dito, Gretchen. Sobrang galing daw ni Gaga at sobrang immersed sila sa performances sila. E mukhang nagkaroon daw sila ng thing ni Bradley Cooper. Ah! Yes. Kaya pala, parang ramdam ko yung ano, Arizona sky, burning in your eyes. Ay, parang si Gretchen yung kailangan mag-sample. Remember ng A Star is Born song. Ha? Ano? Parang kailangan mo mag-sample nun. Andali, okay na po. Joke lang. Uy, panoorin mo yung original nun, ha? Nung Star is Born. Ah, may original pa yun? Oo, Streisand yun and Chris Christopherson. Mas gusto mo yung original ba? Ako, gusto ko yung Hindi ko nabuo kasi Bradley ito, Cooper. Oo. Mas gusto ko yung Bradley Cooper na The Hangover. Hindi, joke lang. Von, sige nga, pasample. Kasi, hindi ko alam yung sinasabing kanta ni Gretchen Ho, eh. Well, ano ba yung, ang dami kasing kanta dun sa A Star is Born. Remember Pero Us ano This ba yung pinaka-favorite mo? Remember Shallow, Us This Way. Which is nanalong best original song sa Oscars. Yun na lang. A Shallow. I'm on a deep end, watch as I dive in. I'll never hit the ground. In a shallow, shallow, we're far from the shallow now. Yes. Sorry, Von. Pero ang pinaka-favorite ko doon, Gretchen, yung bandang dulo na ng movie. Yung, diba, namatay na nga si Bradley Cooper, tapos may inalay na kanta si Lady Gaga. Oo. Yun yung favorite kong song. Remember Us This Way. Yun ang favorite ko. Lagi ko pinapakinggan yun. Oo. Nasusunod na, mag-overtime na tayo. Panoorin mo rin. Remember Us This Way. Ganda nun. Grabe. Husay. Ako, excited na ako. Maraming salamat. Bakit favorite ni Gretchen Ho yun? Pakinggan mo na lang. Oh, anyway, thank you po na kasi sinabi mo na yung ending sa mga hindi pa nakapanood yung A Star is Born. Oh my God, hindi mo ba napapanood? Hindi. Alam mo naman siya,
Pero ibig sabihin sa mga audience natin ngayon. Okay. Basta yun. Spoiler alert. Mm-hmm. So alam mo na, musical, kaya pala, ihirit pa sana ako kanina na. Ah, kaya pala hindi si Margot Robbie yung kinuhang ano, Harley Quinn. Harley Quinn. Mm-hmm. Ana, mm-hmm. Yun. Eksakto lang, alam mo, same director si Todd Phillips. Mm. Eksakto. Yes. Siya rin ang director ng The Hangover series at ipang napakarami pang mga comedy na blockbuster. Ika, tinitignan ko yung ano eh, kung may asawa na si Bradley Cooper. Meron. Nakakaya. Meron. Mm-hmm. May anak na rin siya. At hinahawakan na po ng ating producer ang ating prompter. Maraming salamat sa iyo, ang ating entertainment producer at higit sa lahat, entertainer, Von. Cheers! Delicado. Cheers, Von! Thank you, guys! Oh. Okay, time for a quick break. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Diyan lamang po kayo.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera, kasama po si Binibining Gretchen Ho. Ano na tayo? Nakapag-dessert na tayo. Kaya naman, pasadahan na po natin ang ilang balita sa One News this Wednesday, April 10th. Starting with our President Bongbong Marcos leaving today for Washington for the first ever trilateral summit with the United States and Japan. Marcos, U.S. President Joe Biden, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida will discuss various areas of cooperation, including economic security and clean energy. They are also expected to discuss the situation in the West Philippine Sea. Cybercrime cases in the country climbed by 22% in the first quarter of 2024. Nearly 5,000 online crimes were recorded from January to March this year, as against 3,600 cases in 2023. The top three crimes are online selling scams, debit and credit card fraud, and investment scams. And Muslims across the world are celebrating Eid al-Fitr, or the Festival of Breaking the Fast. This tradition features praying, exchanging gifts, and sharing meals. Back here at home, President Bongbong Marcos extended his greetings to the Muslim community, hoping for national unity amid diverse beliefs. All right. Sabi ko ano, sasabihin ko lang, sige. Yes, Gretch, ito. Kasi sisilipin natin yung pagtitipon-tipon ng mga kapatid nating Muslim para sa Eid al-Fitr. At nasa gitna po, nasa Quiapo po ang ating Mojong Gala na si Evan Tarinque. Evan, saang banda ka sa Quiapo at ano nangyayari dyan? So, Pops Lord Gretch, nandito tayo ngayon sa may Golden Mosque dito sa Quiapo, Maynila. No? So, may kita na natin ngayon sa likuran ko, wala na masyadong mga kapatid nating Muslim dahil kaninang 7 a.m. pa natapos yung kanilang fasting, yung tinatawag nilang dahil doon sa kanilang pagdadasal, yung pagsamba na tinatawag nilang Salatul Eid. No, kanina umabot daw, sabi sa atin, yung imam dito ay umabot daw ng may 15,000 na kapatid nating Muslim yung dumayo dito sa may mosque ito sa Quiapo. Then, pagkatapos naman daw niyan, usually yung mga ating kapatid na mga Muslim ay nagbibigay, nagpapalitan ng mga regalo or mga nagdo-donate ng mga bagay-bagay. Kanina may nakita tayo, may mga nagdo-donate ng pera din sa iba't ibang kapatid din nila, no? Tapos kanina may nakita rin tayo, no, first time ko makita talaga ng dates na kinakain, no. Pinamigay kanina nung isang ating nakausap na Moroccan, no. Galing pa siyang Morocco, dito sila nag Eid al-Fitr sa Maynila. Namigay siya ng dates, no? Isa daw itong parte ng kanilang suna o yung tradisyon nila tuwing Ramadan. Wala ka pala kapitbahay na galing Saudi. Evan, kasi dala ng mga galing Saudi yung mga dates yan. So, John, Evan, nasa labas ka ng mosque ngayon. Gala mo naman kami, alam ko, katapat yan. May nagbebenta ng mga iniihaw, tama ba, Evan? Yes, Pops Lord, dadaling ko kayo. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung itsura ngayon ng mosque. Kanina, ito, pag dinalikod natin dito, no? Etong part na to kanina, wala ka talaga madadaanan dito dahil yung mga kapatid nating Muslim ay dito sila nagdadasal, yung mga hindi nakapasok sa loob ng mosque mismo. Tapos ito, pag nakita natin yung mosque, ito, may kita natin sa loob, pwede natin ata silipin. Ito, pero hindi tayo pwede pumasok. Silipin natin. Ito, ito yung itsura ng loob ng mosque dito sa may Golden Dome. May kita natin, parang may mga ilang-ilang nagpapahingang mga kapatid natin dito. So, paglabas naman natin dito, paglabas naman natin dito, may makikita pa rin tayo mga pulis na nakabantay, no, so far. So, security, hindi naging problema yung security dito. Pero ngayon, sa kasamaang palad, no, paglabas mo dito, parang medyo ghost town. Dahil yung mga kapatid nating Muslim, no, ay nagpapahinga. Dahil kaninang umaga pa sila gising para magdasal. Evan, question naman, no, kasi breaking the fast. Kanina pinag-uusapan namin, no? Pag 4 a.m., yung sinasabi ko pala, di ba, may prayers. Tapos after nun, kumakain sila ng pre-fast meal kasi bawal na silang kumain yata at the first light of dawn hanggang sunset. Tama ba ako? So, ngayon pwede na. Ano yung fast na yon at ano na yung pwede ngayon kainin o pwedeng gawin ng mga kapatid nating Muslim? So, Gretchen, kanina may nakausap tayong kapatid nating Muslim, no? Sinasabi nila, usually kumakain sila alas 3 ng madaling araw. So yung kain lang nila is 3 a.m. to 4 a.m. Nung Ramadan. Then pagkatapos na hindi na sila pwede kumain hanggang 6 p.m. So pagdating ng 6 p.m. pwede na silang kumain. So kung yun nga kanina yung dates, no,
Pwede na silang kumain ngayon. Yung dates naman, yun yung sinasabi nilang dapat unang kainin. Dahil yun daw ay parte ng kanilang sunnah. O yung tradition ng ating mga Muslim, no? So yun yung kaninang pinamigay ng mga kaninang nakausap nating international friend, no? So kanina yun yung pinamigay. Pero aside from that, sabi naman hindi naman daw required na dates yung kainin, kung tutuusin. Pero para lang mas okay or mas recommended lang naman daw. Pero so far ngayon, parang wala naman ng restriction na kainin sila yung ating mga kapatid na Muslim. Mm-hmm. Siyempre, bawal pa rin, priority pa rin dapat halal yung kanina kakainin. Mm-hmm. Oo. Alam mo dyan, Ivan, may area dyan na magkakatabi, puro mga inihaw na isda na iba-ibang klase ang binibenta. Mm-hmm. Pero mukhang sarado siya ngayon. Ano? Mm-hmm. Mm-hmm. Pop, sir, kanina may nakita ako dito banda, dito sa may entrance, kung sa balikan natin dito. Kanina dito may mga naglalaro mga bata pagkatapos nung sige lang. Kanina. Evan, no? Habang naglalakad ka, kwento ko lang kay Gretchen. Magugulat ka dyan, may area dyan sa Quiapo na meron na silang mga Malaysian food, iba-ibang mga Southeast Asian na mga specialties dyan sa area. Nakagulat ako na ang dami ng selection pagdating halimbawa sa mga halal na cuisine. Ayan. Ano ba yan? Ito isda. Ate, pwede kong tanongin, anong isda ito? Yellow pin, ito yung inihaw na yellow pin, Pop. Kita natin, no? Mm-hmm. Tama ba? Yellow pin ay tangigi ba? Tama? Tangigi ba to, ate? Ano to, ate? Tangigi ba? Or yellow pin lang? Yellow pin lang daw. Hindi yan tuna. Maliit para sa tuna yan. Ayan. Tsaka dapat nasa lata yan kung tuna yan. Medyo joke lang. Tapos ano ka, pagdating naman dito, dyan, ito yung parang oy, Ivan, tanong mo kung magkano yun. Yes, Pops Lord. Magkano isang stick nun? Yung tanong natin, ate, magkano isang stick nung ating inihaw na isda? 20 lang. Yung usually, ate, ito. 150. 550? 550. 550. So, pag media ka mo, magkano? Nung inihaw na isda dito. No, ito nga, malaki, ate. Yung pinakamalaki natin. 800. Nasa ganun, popcorn, nasa 500. to 800 yung price range ng mga isda dito. Oh. Then yung pagdating naman natin dito, ito yung kanilang version ng bawang ata. Kanina may nakainan akong halal na food. Mm-hmm. Anong tawag dito, ate? Pinag-usapan natin ano, sa wag po dati. Yung sibuyas nila. Sakurabe. Sakurabe, ito daw tawag dito ay sakurabe. Ito daw yung version nila. Nung, sakurabe. Onion. Ito daw yung ginagawa nilang parang ito yung final product nila. Ito daw yung parang kimchi version nila. No? Oo. Itong kulay or ito medyo spicy rin. Mm-hmm. So, kanina natikman ko, medyo goods naman siya. Oo. May mga pastil pang binibenta dyan, Gretchen. Palengke, ano? Oo. Parang sarap mag-food trip din dyan. Ay, nako, sinabi mo. Oo. Tama ka, yung mga different yung delicacies of the Arab countries are around that area. Yung mga Zamboanga, yung mga pastil na tinatawag din. Mm-mm. Pero, nako, sige. Ivan, mukhang kailangan ka na namin bitawan kasi nag-aantay sa atin si Julie Baiza at habang humahanting ka dyan, Gretch, may ihanap mo raw yung si... Ano, ihanap na nga na, din. Hindi. Yung dala ng Moroccan, ano yung dala ng pinamimigay ng Moroccan? Dates. Okay. Dates. Mm-hmm. Maraming salamat. Ay, yung pagkain. Pagkain na lang. Huwag pagkain. Huwag pagkain na dates. Alam na ni Ivan Tarinque yun. Okay, maraming salamat, Marble Journal, Ivan Tarinque, yung Moroccan. Okay. Yung ano kaya, yung breakfast, galing kaya sa, ito, breaking the fast? Of course. Oo, galing doon yun. Kasi nung araw ay wala namang mga late night snacks at walang mga midnight snack. Ito, bago tumulak pa Amerika, dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang town hall meeting sa San Juan City. Ang topic, traffic. May detalye para sa atin si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, how do you solve a problem like Metro Manila traffic? Pinilit yung syllable, you know? Talagang kinanta mo. Lord Denise, pagsasaayos at pagpapaganda sa mass transit system at pagtutok sa infrastruktura. Yan daw yung mga nakikitang paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para maibsan yung matinding traffic sa Metro Manila. Sa kauna-unahang town hall meeting on traffic concerns sa San Juan kanina, sinabi ng Pangulo na gaya daw sa ibang bansa kung saan ano man daw yung estado sa buhay, gumagamit ng tren bilang mode of transportation yung mga tao, ganun din daw sana yung mangyari dito sa atin. Pangalawa, kailangan din daw natutukan yung decongestion sa Metro Manila kasi maraming regional offices na hanggang sa ngayon nandito pa rin sa Manila.
Isa pa sa iminumungkahi ni PBBM, yung pagkakaroon ng iisang traffic system at mga policies ng bawat syudad sa Manila para daw hindi pa bago-bago yung mga patakaran. Kasi nakakalito raw para sa commuter, for example, na 10 minutes away lang naman isang city pero magbabago na yung traffic rules doon. Hindi daw dapat tagpi-tagpi yung solusyon at saka matagalan dapat yung approach dito. Gretchen Lord, mahalaga yung ganito mga pagpupulong kasi kung hindi masusolusyonan, papalo raw sa 9.4 billion kada araw yung economic cost o mawawala sa ekonomiya dulot ng traffic by 2027. After ng town hall meeting, idagdag ko na rin, nagkaroon tayo ng pagkakataon para sa isang ambush interview. Doon sinabi ng Pangulo na horrified o kinagimbal niya yung idea na na-compromising sovereignty ng bansa dahil sa sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Chinese government. Sabi ni BBM, wala silang alam tungkol doon sa kasunduan at wala daw anumang papeles o record tungkol dyan. Katatapos-tapos lang ng departure speech ng Pangulo at saka anumang oras ay inaasahang ilipad na nga siya pa Estados Unidos. Habang wala sa bansa, sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersanin at saka DAR Secretary Conrado Estrella yung magsisilbing caretaker ng Pilipinas. Lord Gretchen? Oo. Okay, Julie, may tanong ka ba kay Julie? Mabilisan lang, Gretch. Kasi gusto ko itanong, medyo narinig na natin yung mga observation na sinabi ng Pangulo kanina, pero ano ba yung mga main takeaways niya sa summit? Ikaw ba, matagal ka na nakatira sa Metro Manila, Julie, may sinabi bang bago o may solusyon na forward ba ang kahit sino man doon sa usapan? Oh, actually, yung open forum, parang batuhan lang talaga ng ideas kung ano yung possible na mag-over. Kasi yung mga na-discuss naman na rin kanina, parang nasabi na rin ito before. Hmm. Yung for example, yung infrastruktura, ilang beses na kasi sinabi ng Pangulo or diniscuss yung traffic sa Vlogman o sa meeting man with the group, nasabi na niya na talagang nagpo-focus sa pagpapatayo ng mga kalsada, ng tulay ng railways, yung admin, even yung mga flexible working hours, kasi nakasama rin yan sa na-discuss kanina, na previously, talagang lumulutang na rin naman yung gano'n. Siguro ang maganda lang sa ganito, nagkaroon ng pagkakataon yung stakeholders na makausap ang Pangulo tsaka yung iba pang mga official ng gobyerno, parang mas nasagot, mas sila kasi yung sumasagot. Kumbaga, dati kasi magtatanong ka lang or magsasuggest lang sila ng specific na solution. Pero at least ngayon, mas may batuhan ng ideya. Alam mo kung ma-solve ng presidente itong problema na to, nako, bibilib ako sa kanya. Mm, mas bibilib ako kung inimbitahan ka dyan. Bakit? Kasi susolusyonan mo bisikleta. Wala po na pag-usapan tungkol sa alternative diba? Modes of diba? Transportation. At yung mga grupo, yung alt mobility, namin, hindi na imbita eh. O tama, pinag-usapan namin sa big story, tumaas na naman ang car sales. Nako, saan pa pupunta yon? Sa ilog. Diba sa mga daan din natin pupunta yun? At bukod doon, ang dami nilang binibigay na licenses para sa TNVS. Ay, oo, sinabi mo. Iba, dumadagdag yung riders, yung mga natin, pati mga TNVS vehicles natin on the road. Mm-hmm. Julie, wala bang pinag-usapan about alternatives apart from cars? Wala na yata si Julie. Kanina ang nandoon ay yung mga sector ng sa mga motorcycle eh. Wala kasi representative na mga talagang sa bike. Pero yung bike lanes naman, yung pagsusulong nung pagkakaroon na ng mga mas maraming bike lanes dito sa Metro Manila and outside Metro Manila kasi ang goal na is to decongest Metro Manila, so kailangan i-develop din yung mga karating probinsya. Iyon naman yung na-discuss. Mm. Abangan natin siguro, baka pwede ipagpatuloy bukas tong discussion na to. Pero maraming salamat sa'yo, Mobile Journal Julie Baiza, thank you. Pero agree ako doon, yun lang talaga kung magkakailangan ng development, mag-spread din to the provinces. Tsaka yung bike lanes, sa totoo lang, medyo kaya naglalaban-laban yan dahil congested na yung streets dito sa Metro Manila. Okay. Pero sa probinsya, meron kang pagkakataon to show a model city and how good transportation works for the economy and for everyone. At ika nga ng isang presidential contender dati na hindi nanalo, ang traffic ay sinyales na gumagandang ekonomiya. At totoo naman. At dahil alas tres na lang hapon, panahon na para sa ating I Saw the Signs, the Babala Edition. Anong ibig sabihin? Ito, sabi ay, mag-diet na, pirmahan ang per kilo pamasahe. Hindi ko na-gets ah. Ito naman. Next, Gretch. Mag-ingat sa aso, bagong toothbrush. Aray ko, matulis yan. At ito,
Pag hindi ka pa natakot dito, ewan ko na lang, huwag ihi dito, galit white lady. Susundan ka raw, basta eh, kung ayaw mo, magpagpag ka. And, bakit alam mo yun? I mean? Yung pagpag... Eh, ah, ibang pagpag sinasabi. Iba yung sinasabi ko, ano sinasabi mo? Bubulong ko sa'yo mamaya. O, sana nag-enjoy po kayo sa aming, ano, palamaw. Lamaw, oo. Oh, thank you again. At saka pa ice candy. Mm-hmm. Thank you rin, Gretchen, ho. Salamat. Maraming salamat. Meron pa tayo hanggang Friday. Thank you. Bukas ulit. Mm-hmm. Oh, and that is the Afternoon Delight for this Wednesday, April 10. Happy holiday. Eid Mubarak, Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. Ako po si Gretchen Ho. Tomorrow, again, 2 p.m. mga kapatid. Huwag pong kakalimutan. Ako po si Lourdes Vera. Siya po si Miss Gretchen Ho sa ngalan ni Denise Tan. Ito po ang Afternoon Delight. Bukas po ulit.